Magandang araw po mga kananay. Ngayong araw po ay gagawa po tayo or magmimix po tayo ng DIY Kit Premium Dishwashing Liquid. So titingnan po natin ang laman ng isang DIY Kit Premium Dishwashing. So meron po itong kasamang premium premix bottle na meron na pong iba't ibang mga sangkap. At meron din po siyang foaming agent, yung surfactant, at SAA fortified bubble booster, and the last is yung thickener. Ayan, so bago po tayo magsimula ay meron po siyang kasamang guide na pwede po nating tingnan para hindi po tayo malito or magkamali. So bago po tayo magsimula, kailangan po natin ng lalagyan, isang lalagyan po. Kailangan po natin lagyan ng 14 liters of water. So kahit ano pong tubig pwede, gripo, poso, pwede po yan. Una po natin ihahalo yung SAA fortified bubble booster. Gupitin po lamang ng maliit sa pinakadulo at paikot nyo po siyang ibubuho sa tubig hanggang sa maubos po ang laman nito. Sunod naman pong ilalagay ay ang foaming agent. Same procedure lang din ang gagawin, gugupitan din ng maliit sa pinakadulo at ibubuhos lang din siya ng paikot sa tubig hanggang sa maubos ang laman. Sunod naman pong ilalagay ay itong surfactant. So, ganun din po ang procedure na gagawin natin. So, gugupitan lang din po siya ng maliit sa pinakadulo. At dahan-dahan po natin niyang ibubuhos, paikot po sa ating lalagyan. Hanggang sa maubos din po ang laman. Pagkatapos nyo po mailagay ang surfactant, ay i-rest lang po muna natin ito ng 20 minutes. After 20 minutes, ay pwede na po natin siyang haluin. Siguraduhin po lamang, natunaw na po ang lahat ng mga sangkap na atin pong inilagay. So haluin lamang po siya ng mabuti at siguraduhin po na walang buo-buo. Kapag tunaw na po siya at wala nang buo-buo, pwede na pong ihalo ang premium premix bottle. So huwag pong kalimutang i-shake muna ang bottle bago po ito ibuhos sa inyong lalagyan. Para po maghalo-halo yung mga sangkap po na nasa loob ng bote. Paikot din po siyang ibuhos hanggang sa maubos din po yung laman ng bote. So ito naman po yung pinakalast na ilalagay po natin, ang thickener. So ganun din po yung gagawin, bubutasan lang din po natin yan or gugupitan lang din po natin ng maliit sa pinakadulo. Pero magkaiba po ng procedure sa paghalo ang gagawin. Habang ibinubuhos po ito ng dahan-dahan ay kailangan po hahaluin po ito ng sobrang bagal lamang po. Habang ibinubuhos po yan ay sobrang bagal po ang gagawin na paghalo hanggang sa maubos po ito. Kapag nailagay na ang thickener, haluin lamang ito ng sobrang bagal hanggang sa matunaw ito.
Kapag tunaw na po ang thickener, ay pwede na po muna natin siyang takpan at i-rest lang po muna natin siya ng 24 hours. So, doon po sa mga bula-bula ay huwag po kayo mag-alala kasi mawawala din po yun. So, ayan, after 24 hours, ay okay na po ang ating premium dishwashing liquid. So, pwede na po natin isalin ito sa ating mga empty bottle. So, ako po dito ay merong apat na pirasong empty bottle po na tigwa 1 liters po ang sukat. At kakailanganin din po natin dito ang measuring cup. So, ako po dito ay merong 1,000 ml po na panukat para kung gagawin niyo po siyang pang negosyo o pang business, pambenta, ay pantay-pantay po ang magiging sukat ng inyong dishwashing liquid. So, simulan na po natin ang paglalagay po sa ating mga empty bottle. So, bago po natin simulan, kailangan po muna natin siyang haluin ng dahan-dahan lamang po or mabagal na paghalo. So, kakailanganin din po pala natin ng imbudo para po sa pagsusukat or pagsasalin po ng ating mga dishwashing. So, sisimulan na po natin ang pagsasalin sa ating empty bottle. So, ayan po, 1 litro po yan. Gagamit po ako dito ng maliit po na panukat para hindi po magtapon-tapon yung ating dishwashing. So, ayan po, nakapag-sukat na po ako ng 1 litro po ng ating dishwashing liquid. So, ngayon po ay isasalin ko na po ito sa aking empty bottle po na 1 liters po ang sukat. Ayan, naka-isang bote na po tayo at siyempre kailangan po natin itong takpan ng mabuti para hindi po sumingaw at hindi po matapon. Ayan, so tapos na po ako sa pagsasalin sa aking mga bote. So, 4 na bote lang po yung aking nilagyan kasi ito po ay pansariling gamit ko lamang at hindi ko po ito ipang bebenta. So, kung meron po kayong mga lalagyan na ganyan, pwede nyo pong pagsalinan at yung pong matitira ay takpan nyo lamang po ng mabuti para hindi po siya sumingaw. At kung gagawin nyo po itong pang business, mas maganda po kung lalagyan nyo po ng sticker yung mga bottle po. Ako po ay hindi ko na siya nilagyan ng sticker kasi nga po hindi ko po siya gagamitin na pambenta. Ito po ay pansariling gamit ko lamang po. Paalala lang po mga nanay, iwasan po natin na mainitan po ang ating tinimplang dishwashing. So kailangan po ay panatilihin po lamang po natin ang ating dishwashing sa malilim po na lugar para maiwasan din po ang pagkasira nito.
Sa mga nagtatanong po kung ano po ang pagkakaiba ng regular at premium dishwashing liquid, sa price po ng regular ay 230 pesos at ang price naman po ng premium ay 300 pesos. Sa dami naman po ng magagawa, pareho naman po sila. 15 to 16 liters ang sa regular and 15 to 16 liters din po ang sa premium. With antibac din po ang regular at with antibac din po ang sa premium. Moisturizer and preservative ay wala po sa regular at meron naman po ang premium. About naman po sa power degreaser ay 1 times lang po ang kanyang power. About naman po sa premium ay 2 times power degreaser po siya. About naman po sa power foam bubble booster ay 1 times lang po ang sa regular at 2 times power naman po ang foam bubble booster ng sa premium. Sa shelf life naman po ay umaabot po ng hanggang 1 taon ang sa regular at umaabot naman po ng hanggang 2 taon ang sa premium. Ang paglalagay po ng ads-on ay optional po lamang. Pero kung gusto niyo pong maglagay ng ads-on, ito po ay isasabay niyo po sa step number 2. Nasa inyo na po yan kung gusto niyo pong magdagdag o hindi na po. Thank you for watching mga kananay! Ayan, see you on my next video!